Hello mga katipid tips! Ito na naman si Tipid Tips na mag-share sa inyo ng simpleng mga idea tungkol sa business po ito. Magluluto tayo ng mga pwede nating idagdag sa ating mga sideline. So, bago lutuin ito, abangan nyo. Bago tayo mag-start, introduce ko na rin po yung mga ibang video ko na pwede nating pagkuhaan ng ibang idea. Ayan po, makikita niyo po sa screen. Ayan. Marami tayong makukuhang idea pagka po na puntahan niyo po yan sa aking bahay. Sana po ay yung mga bago maliligaw dyan sa aking bahay, makapag-subscribe kayo. Pakipindot na rin po ang notification bell para po maging update po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Para sa kalusugan ng ating mga sungi, maghanap din ang lugar na bibili tayo na kaaya-aya sa tao para magustuhan nila yung kainisan. Yung naman po minsan hinahanap ng mga tao kasi nakakait pa sa masang pagkain lang na nakikita nila kung paano gawin. Maganda po talaga na alam nila malinis para always lagi po sila sa atin namin. Po ba? So, ayan po, ang gagawin nating diskarte sa ngayon, ang lumpiang ala tofu. Tokwa po ang laman ng aking ginawang lumpia na talagang masarap po siya. Ayan po, kailangan po laging malinis ang ating kamay sa anumang ating mga gagawin para make sure na healthy ang ating mga lulutuin. So, ayan po, dinudurog po natin. Kailangan pong durugin natin ang ating tofu o tokwa. Kasi po, pipigain po natin yan para po maalis po yung tubig na nasa tokwa po natin. Ayan, malinis po ang kailangan natin mga proseso. Katulad ng bimpo po, medyo maliit yung aking lagay. So, ayan. Pipigain po natin yan para po maalis po yung tubig ng ating tofu. Discarding tipid tips po talaga yan kasi hindi po tayo gumamit ng karne dahil talaga namang nagmamahalan ang ating mga karne sa ngayon. Maging ang ating mga gulay talagang nagmamahalan. Kaya po, ang diskarte natin ngayon ay tofu, lumpiang ala tofu o tokwa. So, ayan, napigaan na po natin. Nakita nyo po, ang apat na pirasong tokwa ay mura lang po yan, 4 po isa. Kaya, ang puhunan natin dyan ay talagang swakto na kayang-kaya natin paikut-ikutin. Durugin po natin. So, ayan, nakita nyo po, wala na po siyang tubig. So, ayan, magmi-mix na tayo ng ating mga gulay. So, yung isang pirasong carrots natin ay nabili ko lang po ng 10 piso. Talagang nagtitipid po tayo pero healthy pa rin po ang ating gagawing pagkain ng mga kiddos o kung seseryosohin nyo naman, pwede po natin siyang gawing sideline pambenta. Ayan po ang onion na may sibuyas. Yan po, dahon ng sibuyas. 10 piso po yan. May kasamang 2 sibuyas. So, diba? Makagagawa tayo ng lutuin. Ayan po yung sibuyas na kasama sa dahon. Makakagawa tayo ng lutuin na parang kakaiba kasi hindi siya karne. Pero sure, masarap. Kailangan po natin ng paminta at lagyan po natin ng konting asin. Konti lang po. At maglalagay rin po tayo ng magic sarap na hindi po natin naubusin. Masyadong hindi maganda pag inubos ang mga ganyang seasonings. So ayan, nakita nyo. Na-mix na natin. Ang ganda ng kulay niya, diba? So, makakagawa na tayo ng lumpia na hindi po karne ang gamit at hindi rin po gulay. Pares nagmamahalan yan eh, karne at gulay. So yung tokwa natin, iibahin natin ang image. Hindi siya buong ipiprito, kundi gagawin po natin siyang lumpia ala tofu.
Ayan po, na-mix na po natin yan. Kailangan po na-mix po talaga. At painitan po sa konting mantika lang. Para maluto lang po siya na talagang medyo magiging crispy ng konti. Ayan po, sa mahinang apoy, lutuin po natin ang ating minix na laman ng ating lumpia ala tofu. Nag-invento lang po ng pwede nating iluto na swap to ang halaga. So ayan, naluto na natin. Kumbaga para pong ininit lang po siya para maluto po ang ating tokwa. So madaling gawin, mga katipid tips or mga nanay, na pwede nating hindi boring yung ating mga anak sa itsura ng ating mga tofu o tokwa. Gawin natin to. Masayang gawin. So ayan, naglilinis muna tayo. Kailangan sa anumang negosyo o ginagawa natin, maliit man niya na tindahan o anumang kainan, kailangan malinis po tayo sa ating mga pamamaraan. Para po, kailangan po yan, protocol ang maging malinis. Ayan po yung ating mga sahog. Isang 10 pisong jumbo hot dog. So ayan, hiniwa-hiwa ko na siya din. Pinirito ko na rin po. Then, ayan po yung pambalot natin. So, sa pambalot na yan, 10 piso po yan. Murang-mura na. Talagang tayo ay makakahanap ng mga simpleng diskarte na pwede na makain ng mga anak natin or kung seseryosohin, pang negosyo na rin sa maliit na puhunan. Lagi tayo may mauumpisahan kasi maliit lang yung puhunan eh. Diba? So, ayan. Malinis ng kamay natin. Naghugas na po tayo. Ayan. Simple lang po yung pagbabalot niya, diba? Ayan. Pag nabalot na po natin, ayan. So, lagyan ng hotdog. Para naman may kulay ang ating tokwa. Lumpia ala tofu. Ayan. Madali lang po magbalot. Basta, ayan po, lalagyan po natin ng mga tubig para po lumambot at magdikit po siya. Madali pong gawin. Diskarte na rin na kung halimbawa ang ating sideline ay kukonti pa lang at isa lang talaga ang magiging nating sideline, medyo maliit ang kita. So, dagdagan po natin, gumawa po tayo ng ibang karagdagan na pagkakakitaan, pero siyempre, isipin po rin natin kung dadagdag ang puhunan. So, hindi kailangan ng malaking puhunan. Sapat na yung discarding na isip natin para nang sa ganun ay dumagdag sa ating kita at tayo ay makapagsubi. Diba? Yun ang ating pinaka-tampok na usap, ang palaging pagsusubi. Kahit sa maliit na puhunan, makakapagsubi tayo. At maliit na puhunan, meron tayong magiging discarte. So, ayan. Di po ba? Ang ganda ng kulay niya. So, nakaisip na naman tayo ng isang dagdag sa ating negosyo na sa murang puhunan, may kita na rin tayo. So, ayan. Pag naluto po ay talaga naman ang sarap. Lagyan po ng ketchup o suka ay talagang patok na patok ang lasa na magugustuhan ng mga bata. Healthy pa siya. Hindi lang kakain sila ng tichiria o mga kung ano-anong junk foods dyan. So, ayan. Malinis nating ginawa. Kailangan talaga mayroong malinis na proseso sa paggawa ng mga bagay, lalo na sa mga pagkain, ay kailangan talaga malinis po tayo. Para babalik-balikan po tayo ng ating mga customer. So, ayan. Pinaka-last na yan. Nasa halagang 40 pesos or 41 pesos, siyempre kasama yung asin, paminta, at pampalasa. Isasama natin lahat yan sa pagtutuos is, ang halaga ng puhunan na nagawa is 41 pesos. Pero yung ginawa ko po ay pang pamilya. Busog na busog at talaga namang maraming laman. So kung gagawa tayo ng pambisnis natin, siyempre ikaklaro natin kung ano yung sukat, ano yung timbang, para na sa ganun may tubuin tayong swakto. So ayan, ipiprito na natin. Napakadaling gawin. So kung ikaw ay hindi boring sa mga ganitong gawain sa pagluluto, nakaka-enjoy siya. Tiyak lagi kang busog. Ayan.
Napakadaling gawin. Kaya ang gawin natin, pag tayo po ay konti lang ang mga sideline, mag-isip tayo ng mga paraan pa na pwede nating pagkakitaan. So, palagi ako mag-share sa inyo ng mga kung ano-ano pwede nating idagdag sa ating little business na makakadagdag din para tayo ay makapagsubi talaga. So, hanggang sa mga susunod, mag-share pa rin ako sa inyo ng mga tips, negosyo, small business na talagang hindi tayo maubusan ng discarte. Eh. Talagang narito lang yung kasipagan natin, pagtsatsaga, kikita tayo kahit pa paano. So, sana, lagi tayong magkaroon ng interes sa mga bagay na pwede tayong kumita. Ayan, nakita nyo naman. Napakaganda ng kulay. Di po ba? Mabigat siya. Di ba yung tokwa magaan, pero pinigaan natin siya na inalis natin yung tubig. Kaya, oh, ang ganda niya. Kaya, ang sarap niya. Mapasuka, mapaketchup, swaktong-swakto. Malutong, ayan. Nakikita nyo? Ayan. Yan po ang ating lumpia ala tofu. So, ayan. Nakaisip na nga tayo ng dagdag idea sa sideline or maliit na puhunan. Pwede tayo makagawa ng mga kung ano-anong lutuin, katulad niyan sa murang halaga lang, na nakagawa tayo ng lutuin lumpia ala tofu. So, bago yan. Kasi mahal ang karne ngayon, mahal ang gulay, kaya subukan natin ang tokwa. Kumbaga, i-bolt natin siya. Gawin nating masarap. So, yung mga bago dyan na nakadalaw sa bahay ko, sana po ay mag-subscribe kayo at pakiclick na rin po ang notification bell para update po kayo sa mga susunod ko pang video. So, hanggang sa muli, abangan nyo na lang ang susunod kong video. Paalam!